Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa ating channel, no? For today's video mga kapitbahay, pag-uusapan natin ang bagong release ni PFSense na PF Blocker NG na 3.20. Okay, so ayan mga kapitbahay, marami kasing nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng PF Blocker NG na 3.0 kaysa dun sa 2.0. Ayan, merong mga nagko-comment dun sa YouTube natin. Ayan, i-shoutout muna natin sila, no? So nag-comment siya. Ito yung pinakaunang nag-comment na napansin ko, ayan. Pwede, boss, pwede ba daw pag-guide pa setup ng PF Blocker NG kasi wala akong makita na DNSBL feeds. Ayun, wala daw siyang makita kasi nagkaiba siya, naglipat siya ng tab. Pero doon pa rin yun kasi iniba lang nila yung forma. Pero almost the same pa rin. At saka meron silang mga dinagdag na mga DNSBL category or marami na silang inad na feeds para makapag-add ka ng marami para ma-segregate mo or para ma-block mo yung mga gusto mo i-block. Saka nag-add na rin sila ng per IP na mga DNSBL category. Ayan, sobrang dami po niya. Kaya napakaganda na po gamitin ng bagong update nila. Medyo malilito ka sa una, pero pag nakabisado mo, almost the same lang din sila dun sa lumang version. May mga inad lang sila. Okay, so ayan, kaya pag-uusapan natin ngayon kung paano ang basic setup ng PF Blocker NG ng bagong version. Ayan, i-explore na rin natin. Titingnan natin kung ano nga ba ang mga magagandang nadagdag. Okay, so ayan, so bago ang lahat, i-shoutout muna natin sila. Ayan, shoutout po pala kay Sir Pikachu. Ayan, Pikachu ata to. Inartihan lang niya. Ayan. So, shoutout po sa inyo lahat sa mga nag-comment dyan about dito sa ating PFSense. So, meron mga ibang nga nagtatanong maliban dun sa PFSense, maliban dun sa mga ibang vlog ko. Pasensya na, hindi ko siya masyadong masagot kasi medyo busy lang sa site. So, marami kaming project. Kaya ganun. Pagpasensyahan niya. Pero, pag nag-comment naman po kayo, pag uwi ko naman sa bahay, sinasagot ko. Kaya, ayan. So, let's go. Pag-uusapan natin ang bagong PF Blocker NG ni PFSense, which is 3.0. Ayan, titingnan natin, kaya let's go! Ayun na nga mga kapitbahay, no? Ano nga bang unang-una mong pwedeng gawin? Kunyari, existing PFSense user ka na, and then meron ka ng PF Blocker NG na 2.0 something. Huwag ka mag-alala kasi hindi naman yun mawawala. Kung ayaw mo mag-upgrade sa 3.0, pwede mo pa rin naman yun gamitin. Okay, so wala yung problema. Okay lang yun. At as long as na hindi mo siya pinapalitan o hindi mo ina-update yung PFSense mo sa 2.6 or kahit naka 2.6 ka na, kasi lumabas na yung 2.6. Ngayon lang nila nilabas yung 3.2. Ayan. So hindi mo na siya kailangan i-uninstall kung ayaw mo mag 3.2 something na version. Okay, pwede mo pa rin gamitin yung luma. Pero ito mga kapitbahay, ito yung video natin na to. Ito para to dun sa mga bagong install na PFSense firewall na, which is 2.6. Kasi kapag tiningnan mo rito sa package, kunyari bago yung PFSense mo, pag pumunta ka rito sa package manager, dito sa available package, kapag sinearch mo yung PF Blocker NG, wala nang lalabas na luma. So ito na ang ibibigay sa iyo, yung pinaka-latest version. Ayan, so kaya i-explore natin siya ngayon kung paano nga ba yun. So ano nga bang gagawin mo kung gusto mong i-upgrade? Punta ka lang dito sa package manager, tapos punta ka dito sa ano, installed package, para makita mo kung ano yung naka-install. So ang gagawin mo, i-delete mo lang. Tapos once na-delete na, after mo na-delete, punta ka lang ulit dito sa available package. I-search mo lang ulit yon, PF. Ayan, search mo lang ulit yung PF Blocker NG. Ayan, search mo lang yan, tapos install mo lang. So, automatic na yun. Once na install yun, mga kapitbahay, kapag pumunta ka rito sa firewall mo, tapos pumunta ka sa PF Blocker NG mo, ang makikita mo is ganito pa rin. So, eto, automatic yan. Naka-check pa rin yan. Ayan, walang pinagbago. Ito lang. Ayan, nagdagdag lang sila ng ganito. Pwede mo na siyang i-limit or pwede mo liitan yung lag size ng pwedeng makonsume dun sa hard drive ng PFSense mo. Pero kunwari, malaki naman yung hard drive ng PFSense mo, okay lang yan kahit i-default mo. So, ganun pa rin. Kung paano nga ba install. Assuming na-install mo na, so nandito na tayo. Yan, ganun pa rin. Kung ano pa rin yung nasa luma mo configuration, ganun pa rin. Ayan. Sundan mo lang yan. No limit failure. Ayan. Tapos, save. Ayan. Pag na-save mo yan, tapos pupunta ka rito sa kasi usually, dun sa luma, dito agad tayo pumupunta. DNSBL. Ayan. Ito kasi yung nadagdag, yung IP na to. Kunyari, gusto mo mag-block ng mga IP list
na ayaw mong maka-enter dun sa PFS or sa network mo, pwede ka dito. Enable mo lang yan. So, select mo lang yung inbound mo, which is yung 1, tapos yung outbound mo, which is yung LAN. So, kumari, may VLAN ka, select mo lang din yan. Tapos, block, tapos reject. Ayan. So, parang ganun lang din ang settings dito sa general. Ayan. Matic. Almost the same lang din. Tapos, pag dito ka pumunta sa DNSBL, ayan, ang katanungan po pala ng kapitbahay natin, bakit wala na daw yung DNSBL feeds? So, binago na nila. Ang ginawa na nila is ginawa na nilang DNSBL groups. Ayan, kung inyong mapapansin. Yan yung existing kung ano, inad na para ma-block yung mga ibang sites. Kunwari, porn, social, phishing, tapos fake news. Yan yung mga before ko doon sa lumang version na 2.0. Automatic, pupunta pa rin dyan once na in-upgrade mo siya. So, wala ka na magiging problema. Wala na yung feeds dito na nilalagay sa taas. Hindi na siya DNSBL feeds. Ito na siya ngayon, feeds na. So, kapag pumunta ka dyan sa feeds, ayan, sobrang dami ng free na feeds. Ayan, dami na, di ba? Marami ka ng papilian. Marami ka ng pwedeng i-block or kumari, may hinahanap ka kung anong mga gusto mong i-block. Pwede mo na siyang makita rito. Ayan, no? Iba-iba. Pili ka lang dyan. Ayan. Tapos, dito, pag sa category naman, pwede mo naman to i-enable. Ayan, yung DNSBL shell list. Pero, ito kasi, medyo ano to, komplikado to yung DNSBL category na to kapag in-enable mo to. Kasi, nire-recommend na ito, dapat high memory yung server mo or malaki yung processor ng server mo kasi medyo malakas to kumain ng memory. Kasi pag sinasabi yan, nandito kasi yan eh. Pag pumunta ka rito sa general, ayan, ito yan eh. DNSBL, ito yun. Ayan, TLD na to. Ayan. Ayan o. Kapag kinlik mo yan, sinasabi niya, ayan o. Ayan, basahin na lang nyo. Pero, pag sa akin kasi recommended ko kung medyo basic PFSense server ka lang, hindi mo na to enable kasi ang kailangan mo lang kasi naman dito sa PF Blocker ENG, makapag-block ka ng mga sites, makapag-limit ka ng mga sites para dun sa mga client mo para hindi nila ma-access. Okay? Para ma-block mo rin yung mga hacker, pwede ka mag-block dito sa IP. Pero kung gusto mo talaga ng mas komplikado or mas malupit yung mga blocking system mo, enable mo na yung TLD na to. Pero, basahin mo muna to kasi medyo mataas ang requirements niyan per day. So, kung old server ka lang or mga basic server PFSense netgate ka lang, hindi to recommended. Pero kung mare, mga netgate na bago ka na 5100s na nasa 4GB mahigit na, ayan, medyo malaki na yon. So, pwedeng-pwede na yon. Pero kung mare, mga iba lang, mga 2GB ganon, medyo delikado. Okay, kaya okay lang yan kahit hindi mo na i-enable. Mga basic blocking lang ang kailangan mo. So, mga pambahay lang or kung mga pang-office, kung gusto mo explore mo lang yan. Okay? So, ayan. So, ganun lang. Wala ka na ibang gagawin. Sobrang dali lang once na nag-upgrade ka. Tapos, pag pumunta ka rito sa DNSBL group, ayan. Ganun lang din. Pag gusto mo mag-add, punta ka lang dito. Add ka lang. Tapos, kung mayroon kang description, lagay mo lang. Tapos, yung source. Ayan. Which is yung source. Kunwari, baguhan ka lang tapos wala kang makitang source. Panoorin mo lang yung video ko na sa luma. Tapos tingnan mo doon sa comment down below. Nandoon yung mga DNSBL feeds na default na nakalista doon sa akin. Okay? So, which is ito yun. Ayan. Pag in-edit mo yan. Ayan, which is ito yun. Ayan, nandoon lahat yan sa tutorial ko na sa unang PF Blocker ENG 2 point something ko. Okay? So, para mag... And then, ayun, kung mare, tapos mo na i-enable yung... general DNSBL, ayan, tapos gumagana na siya, tapos meron ka ni ring na-add na DNSBL groups, ayan, kapag nag-add ka na dyan, kung meron ka mga blacklist, add mo lang siya lahat dito, so automatic, mapablock yun, kasi once na pining mo, automatic, pasok na agad yun. So, automatic lahat ng mga client na dadaan sa DNS na yun, kung nandito siya sa blacklist mo, automatic hindi niya papatagusin, okay? So, kumari, kung ikaw gusto mo ng sobrang higpit mo, so lahat ng mga IP, kasi itong IP na to, pag pumunta ka rito sa feeds, kapag nag-add ka kasi, kumari, add mo itong isa na to, dito yun napupunta sa IP. Kasi halos lahat ng feeds na to,
naka-IP itong mga to. Kapag chinek mo, pag kinlik mo yan dito, matik may lalabas ng ganito. Pag inopen mo, ipapakita niya kung ano yung mga mabablock. Ayan, for example yan, ayan, no? Mabablock yung mga yan, yung mga IP niyan. Yan, kapag gusto mo siyang i-add doon sa IP blocking, blacklist, tapos automatic yun, dito yung mapupunta. Yan. So, ang gagawin mo lang, para gumana yan, enable mo lang to. Enable mo lang lahat yan. Yan. Tapos eto, leave as default mo lang naman yan. Tapos, ang dito lang ang babaguhin mo, ayan, dito. Sa rules, inbound firewall. So, automatic yung inbound, which is yan yung one port mo. So, kumari, may ilang one port dyan. Select mo lang, tapos block. Tapos, yung outbound mo, which is yan yung LAN mo. Kumari, LAN mo. Yan, LAN. Kumari, sa akin, may VLAN ako. Yan, ilan ba? VLAN 20. Add mo lang yan. Tapos, eto, auto rule, matik, magkakaroon siya ng role doon sa IPv4 mo na mag-add para gumana yung IP list, blacklist na to. Okay, so ganun lang po. Tapos, enable mo lang. Tapos, once na-enable mo na, punta ka lang dito sa feeds. Ayan. Pili ka lang dyan lahat ng mga yan kung ano yung mapupusuan mo. Mare, ito, honeypot.com. Pag inopen mo yan, ang mga mabablock, itong mga IP na to. Ayan. So, iwas attempt dun sa server mo, iwas attempt dun sa mga scammer papunta rin sa loob ng network mo. Okay, so mabablock lahat yan. Ayan, so yan yung mga free na feeds na binibigay ni PFSense para magamit mo. Ayan, yung mapapansin, napakadami yan, Indonesian. Ayan, marami silang nilalagay dyan. Copyin mo lang yan, easy list, cookie list na to, add to your blocker. Ayan, dali-dali lang po yan. Sobrang easy lang siya i-configure. Tapos, once na na-add mo, mas mamari, add natin to. May IPBL, ayan, may IPBL. Pry4. So, ito, wag mo na siyang baguhin. Para pag pumunta ka rito sa feeds, malalaman mo kung saan siya dun. So, ito yung palatandaan niya. Tapos, on mo lang. Tapos, ayan. Kung gusto mo pa mag-add, add ka lang. Tapos, ayan. Kung nabahala dyan, optional naman yan. Tapos, save mo lang. Tapos, pag sinave mo yan, automatic. Pag pumunta ka dyan sa IP, IPv4, ayan. Ayan na siya. So, enable mo lang. Deny both. Ayan, tapos save. Tapos, ayan, once na naka-enable to, automatic, ayan, mag-i-effect na yan dun sa LAN mo. Wala ka na ibang gagawin, sobrang dali. So, sobrang higpit mo, naka-block na lahat. So, kailangan mo lang piliin para minsan, hindi ka mahirapan. Kasi minsan, kapag binlock mo lahat yun, medyo malaki yun, madami. So, magkakaproblema ka sa mga browsing mo minsan. Magtataka ka, bakit may ganitong site, hindi mo siya ma-access. So, dahil nga pala yan doon kasi nabablock niya kasi maraming mga pinupuntahan yun. Kaya minsan maging wise ka rin sa pagpili, sa pag-add dito sa blacklist mo kasi minsan nakaka-affecto rin yan. Minsan meron mga sensitive na sites na hindi mo talaga mabuksan, hindi mo pala alam, sa sarili mo palang blacklist, nagkakaproblema. Kaya yun, kaya maganda, e-check mo muna kung ano nga ba yung mga laman nun, kung magkaka-affecto nga ba. Tapos try and error, kasi free lang yan eh, kaya pwede ka mag-try o delete or try. So, pero ito, sa DNSBL group, yan, active talaga yan. Proven na yan. So, sa akin kasi, yan, yung mapapansin, gumagana yan eh. Ayan, no? Nakaran siya ngayon dito sa test server ko sa bahay. So, kumari, nakalagay rito yung, punta tayo dito sa PFBlockerNG. Pag pumunta sa DNSBL, po sa group, yan, social. Ay, ito pala, pag ginrag mo yan, ibig sabihin niyan, drag to change order. Kumari, yan yung unang, kumari, kung ano yung sino pinakataas, yan yung unang babasahin ng rule. Yan yung unang mabablock. Parang ganun. So, ganun po yun. Parang dun sa rules din. Kung ano yung nasa taas, yan yung unang babasahin. So, ayan, kung yung mapapansin. Social, nakablock. So, kapag nag-Facebook tayo, ayan. Diba? Your connection is private. Tapos, kumari, nag-porn tayo. Kasi nga, nandito yung porn site. Pag nag-porn tayo, point. Pag inopen mo yan, yan, nag-iikot-ikot. So, ibig sabihin, hindi siya na-access. Ibig sabihin, gumagana. So, paano nga ba malaman kung gumagana yon? So, pag pining mo yan, CMD, ping, porn.pornhub.com. Yan, napapansin nyo, ito yung nakukuha niyang IP. Ibig sabihin, gumagana yung rules mo. So, ito yun, which is, ito yun, dito siya nag-redirect, dito sa IP na to, ayan, alright,
So ayan, so ganun lang po mga kapitbahay, ganun lang kadali, ganun lang mga pinabago. Dito sa feeds, marami talaga yan. Tapos dito sa, yun, tatandaan nyo mga kapitbahay, once na nag-add kayo ng feeds or may binago kayo dito sa DNSBL or may in-add kayo dito na panibago, automatic, punta ka sa update after mo yun magawa. Kasi hindi yun mag-i-effect hanggat hindi mo siya in-update. Para once na in-update mo, automatic, yung list na yun, i-download niya, i-save nyo ito sa database ng PFSense mo. So, mag-run na siya. Okay, so run update mo lang. Run update mo lang, may lalabas na ganyan. Ayan. Mari sa akin, existing na, hindi na niya in-update. Kasi wala naman akong in-add na bago. Ah, ito pala. In-add natin dun sa IP. Yun, tina-download niya. Once na, completed download na yan, tapos naka-enable, once na nag-browse ka, tapos may related dun sa IP na na-save na yun, automatic, mabablock niya yun. Okay? So, ayan. So, sa akin kasi hindi ko na in-enable kasi titesting ko pa yan kasi ina-explore ko pa lang din. Ang na-explore ko pa lang dito, ito. At saka ito. Ayan. Tapos, dito sa GUIP, sa DNSPL, feeds, sana ba yan? IP. Sana ba yun? Ayan, ito. Ito, yung GIP Global, ito, sobrang ganda rin ito. Kaso, may license kasi ito. So, kailangan mo bilhin yung license yan para mapagana mo. Kunyari, gusto mo from South America or maraming nanghack sa'yo from Asia or any ano dyan, any country dyan sa Asia, may nanghack sa'yo, pwede mo siyang i-block buong IP na yon through GIP. Kaso, may bayad, may license. Kaya, ayun. So, dahil nga free ang PFSense to operate, so, bihira lang yung gumagamit ng yan. Gumagamit talaga yan kapag mga sensitive na company talaga. Yung mga tipong may pamayad or kailangan nila ng sobrang higpit, kailangan mong gamitin yan. Mare, sa US, gagamitin yan para ma-block yung China, para hindi sila ma-hack. Yun, pwede yun. So, mga ganong scenario. So, ayan. Okay, so ayan. So, itong reports naman, itong reports na to, kapag kinlik mo yan, makikita mo ang mga nag-a-attempt or yung mga nabablock. Ayan, pag kinlik mo yung report niyan, kung yung mapapansin. Ayan, IP ko yan, yung IP config, yung 100 na yan. Ayan, IP ko yan. So, tingin yung mapapansin. Kasi binuksan ko yung mga porn, ayan o, naka-block. So, nagbukas ako ng mga site, ibig sabihin, ayan, block porn. Nagbukas ako ng mga site, may mga kasama siyang pop-up, hindi agad siya nagbubukas kasi nga, binablock na ito. Ayan. So, yan, kung gusto mo yan, kunyari, may gustong mag-access ng site na yun, tapos naka-block, pwede mo siyang i-add sa whitelist. Add mo lang, ayan. Click mo lang tong plus. Ayan, may instruction naman yan. So, okay. So, ayan, alert. Tapos, mapupunta yan dito sa filter. Mapupunta yan dyan. Okay. So, bala, alert 25 agad. So, ang dami. So, ayan, napakaganda. So, ganun lang po mga kapitbahay. Once na gusto mo mag-update or gusto mo mag-upgrade ng 2.0 to 3.0, so napakadali lang. So sundan mo lang. Ang pinagbago lang naman yung DNSBL feeds. So dito na siya sa group. So ganun, add ka lang dyan. Tapos ang pinakamaganda, nag-add sila ng IP version. So punta ka lang dyan sa feeds. Marami kang pupipilian. Kapag kunyari, pumunta ka dito sa logs mo, may nag-attempt sa firewall mo. Ayan, kung ari, may lumabas dyan na ano, na IP na trying to something-something. So, ang gagawin mo, punta ka lang doon sa feeds mo. Ayan, punta ka sa feeds mo. PF lang kay NG, punta ka sa feeds mo. Hanapin mo lang dyan, siguro, click ka ng isa, tapos open mo, tapos find mo, tapos click mo, ilag mo yung IP dyan. Kapag nasa range kasama siya dyan, so i-block mo yun para, di ba? Hindi na siya ulit makapag-attempt. Pwede mo rin naman siya i-block dito sa rules. Okay? So, ito pa pala mga kapitbahay. Kasi si YouTube, alam naman natin, si Google, napakahirap i-block. Sobrang daming DNS, naka-dynamic. So, usually, minsan, hindi siya nabablock dito sa PFSense. So, kung nga rin, mapapansin, kahit naka-enable yung social, di ba social media yung Facebook, ay yung YouTube, nakakapasok ako. So, ang ibang tip dyan mga kapitbahay, kapag hindi talaga mablock yung isang site, punta ka dito. Punta ka dito sa DNS Resolver. Ayan. Punta ka ng DNS Resolver. Ayan. Add mo siya dito sa Domain Override. So, kung nyo mapapansin mga kapitbahay, meron akong video nyo na panoorin nyo. So, kung nyo mapapansin, marami kasi nagtatanong, ano nga ba ang settings dito sa DNS Resolver dito?
sa network interface. Ang gagawin nyo, lahat ng active interface nyo, select nyo kasama yung local host. Tapos, pagdating naman dito sa outgoing, lahat ng active na internet mo, select mo. For example, yung sa akin, nag-iisa lang, 1. So, 1 lang yung nakaselect, hindi kasama si local host. Okay? Kasi pang LAN side lang yan. So, ganun. So, mayroon kasing ano, nagtatanong, bakit nga ba hindi gumagana ang kanilang PF Blocker NG. So, dalawang bagay lang po mga kapitbahay. Hindi siya nakakonfigure dito sa DNS Resolver or dito sa rules. Wala kayong rules sa LAN na ganito. Yung dalawa na to, yung 53, which is naka-X. Yan yung rules na magbumando na, ayan, papakita ko sa inyo. Meron din akong video niyan. Panoorin niya lang nyo. Ayan, ito yung nagbamando na lahat ng mga client na hindi gagamit ng default DNS na which is 53, which is yung IP na PFSense, mabablock, mawawala ng internet. For example, ikaw, teke ka, tapos may PFSense yung company mo. Naglagay ka ng 888 dun sa PC mo kasi na-access mo yung settings ng network, mawawalan ka ng internet dahil nga mababasa ni rules na, uy, nagbago ka ng DNS mo, hindi kita papayagan, ibablock kita. Ayan. So, ito naman, yung naka-check, ito, ibig sabihin, yan yung nagmamando sa lahat ng client na, uy, lahat kayong client ko, dapat ang gagamitin yung DNS, ito lang, yung IP ko, para makatagas kayo sa internet. Pag hindi nyo yung ginamit, wala kang internet. So, dapat, ito lang gagamitin mo. So, ganun. So, ganun lang po mga kapitbahay, yan yung mga dahilan minsan, kaya hindi nagkagana yung PF Blocker NG. Tsaka minsan, naka-X siya dito. Okay. So, ganun mga kapitbahay, sana nakatulong ako or sana nakapagbigay ako ng idea or knowledge na naman dun sa mga tropa nating mga PFSense user. Okay? So, ganun lang. So, huwag kayo mabahala or huwag kayo matakot na i-update yung PF Blocker engine nyo sa 3.0 kasi mas maganda siya. Tsaka mas madali lang siya, i-configure lang din. Ganun lang din. No more cheche-bureche. Basta, kung ano yung setup mo sa old, ganun lang Ayan, almost the same lang. Ang nagdagdag lang ito, tsaka yung feeds, at tsaka yung GUIP, dumami na rin, tsaka yung IP blocking. Okay? So, ayun mga kapitbahay, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta pa rin sa channel ko. And then, shout out po lahat dan sa mga palagi nag-comment at nagsusupport sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. God bless us all and peace and God bless all to you. Alright? Bye!